Hello, good morning, good evening. Thank you for joining us. We will just wait for our special guest. Ay, andito na ata siya, ate. Oh, he's here. Oo. Oh, yes, he's here. Hello po. Hi, Jay. So, si Jay po ang former choreographer of XB Jensan. He was also part of World of Dance Philippines and siya rin po ang nag-choreograph ng Mana and Basinga. Hello po. Ayun! Ay, Hi, sorry. Jay! It's Nahirapan na ako magpindot. okay! Oh, bago ka ulit sa Twitter, di Opo, ba? first, ngayon lang ulit ako nakapag-Twitter eh. Simula ng 2016, 15. Yes! Oo nga! 2016, nakita ko yung Yes iyong po. last tweet before. But Opo. thank you so much for joining us. Ako po si MJ. Hello po. Hi, Hi. kumusta? Magandang gabi po. Dito gabi eh. Diyan, Yes, umaga. gabi sa inyo, umaga sa Opo. amin. Opo, Opo. hello po. So, okay. If you're ready na, we can start na po. Sige Hello to po. everybody. Malinaw po ba yung boses ko? Yes, very clear. Okay po. Yes. Thank you. So, mag-start muna tayo. Let's get to know you better. I'm sure Sige po. marami na nakakilala sa iyo as a member of XB Jensan and also nag-join ka din ng World Dance Philippines. But we want to get to know you better. So, mention mo lang muna like your name at tapos family background, original hometown, tapos ilan kayo magkakapatid, ganyan. Sige po. Introduce yourself muna to us. Go Hi po ahead. sa lahat. Sige po. Ganyan po. Opo. Hi po sa lahat ng 18. Ako nga pala si Jay. Jay Joseph Roncesvalles. Napakahaba po ng pangalan ko pero kilala lang ako bilang Jay. Galing ako sa XB Jensan, former choreographer ng XB Jensan, tsaka naging celebrity choreographer din po. Kung napapanood niyo yung sinasayaw nila ng Billy Vong sa Showtime dati. Tsaka ang kami magkakapatid, mga tatlo kami, dalawa babae, tsaka ako lang po yung lalaki. Yan, ako yung pangalawa. Yun po. Tapos yung kapatid ko na maliit ngayon, at yun yung tinetrain ko na sumayaw. Lumaki kami sa Jensan. Opo, Lumaki talaga yes. kami sa Jensan dahil XB Jensan nga. Pero ngayon nasa Cebu po ako. Pero pag meron namang project sa Maynila tulad sa SB19, bumabiyahe naman ako agad papuntang Maynila. Ayun po. Oh, so based ka sa Cebu now. Tapos nagta-travel ka Kasi lang sa Manila. Wow. pwede naman po ako sa Maynila pero magastos po kasi pag doon ako nagstay eh. Nung last concert ng SB, doon ako nagstay for 2 weeks. Yun, tapos Yes. after ng trabaho ko, di umuwi muna ako para makatipid. Yun po. Oo nga. Pero originally from Jensan. From Jensan po, General Santos City. Yes, General Santos City. Yes po. Sa Mindanao yun, di ba? Yes po. Lugar po ni Pacquiao. Yes, oo nga. Opo. Tama. Opo. And so you have two sisters, yung older sister mo tsaka younger sister mo. Yes po. Yes po. Parehong nagsasayaw. Ang galing nila, nakita ko. Ang galing, grabe. Thank you po. Pare-pare talaga na it runs in the blood ata. Glad na po. Oo. So, do you remember the first time na naging interested ka sa dancing? Kasi nabanggit mo sa isa mong interview or meron kang Sa na-mention sa TTR? YouTube mo na basketball talaga yung first love mo. Ah, okay. Saan niyo po napanood? Sa World of Dance. Oo, yes, Una, sabi mo, di basket. ba? Oo. Opo. Kasi, nung bata po ako, ang gusto ng tatay ko, maging basketball player ako. Para yung apelyido niya, madikit dun sa likod ko. Tsaka dati, ayaw ng tatay ko na maano ako sa music. Ayaw niya na ayong malulung ako sa music kasi meron siyang back may background din kasi siya sa music pero
nagkaroon siya ng parang na ano siya, na reject siya. Ang dami siyang rejection sa music. Tapos yung tito ko, which is kapatid ng tatay ko, teacher ng music. Tapos nung si Papa naman gusto din mag-music, parang pinigilan siya ng lola ko, ng nanay niya. Tapos nung ako naman, kaya pala nung bata po ako, pag hinahawakan ko yung gitara niya, nagagalit siya. Kasi ayaw niyang, yung ano nga, yung feeling na ganun, tapos parang na-transfer sa akin. Kaya, nag-basketball na lang ako kasi gusto niyang mag-basketball na lang ako. Binibilan niya ako lagi ng mga kailangan ko sa basketball. Ginagawa ko naman lahat. Pero nung nahilig din akong mag-basketball, ang taas ko kasi tumambling, taas ko tumalon. May nakapansin sa akin na mataas ako tumalon, ganun. Tapos sabi niya na, sumali ka sa ano. Eh, nung time na nahilig ako sa basketball po, kailangan ko ng pera pang scholar. Para kailangan ko ng maging scholar para libre sa school. Kasi pag hindi ako naging scholar, hindi na ako makapag-aral kasi gipit kami nung time na yon. Uunahin yung ate ko. So, ang ginawa ko, nag-try out ako sa mga school na may varsity. Hanggang sa nakapasok naman ako. Pero ang problema dun, doon ko nalaman, nung nakapasok na ako, nakapag-enroll na walang scholar yun. Tapos, nung nakapag-enroll na ako, nakapaglaro na ako ng ilang beses, may lumapit sa akin na dance group. Sabi sa, nakita kasi ako na tumambling sa court. Sabi niya, sali ka sa amin kung gusto mong magkaroon ng scholar. Ayos ah. Tapos nung, nakwento ko rin po sa ano to, sa SB19, natawa nga sila eh. Kasi nung sabi ko, sige, sali ako kasi gusto ko rin namang sumayaw. Tapos nung pina-attend ako kinabukasan dun sa studio, siyempre, yung forma ko pang dancer, yung attire ko pang dancer, hip-hop. Pagdating doon, nagubad lahat ng lalaki. Nagulat ako yung bar nilagay sa gitna, ballet pala. So, naging ballet dancer po ako. Apo. Tapos yun ang scholarship mo. Opo, kaya minahal ko na lang din yung pagbabalo. Oh, kasi natutunan ko. Noong una, nahiya ako sa tatay ko kasi di ba, basketball player. Biglang nagbabalay-balay sa school. Tapos one time pa pumunta yung tatay ko sa school. Hinanap ako sa room. Wala ako, nandun ako sa studio, tinuro ng mga classmates ko. Tapos pagsilip nandun sa studio, nakapang-balay atter. Ayun, nakakaya. Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Tapos pag-uwi ko, kala ko magagalit siya. Inuna ko agad pa, may scholar na ako, 100%. Para hindi siya magalit. Wow! Ayun. Kaya nung high school lang, nagpa-aral sa akin yung ballet. Ito yung sa ano, no? Yung high school, yung Ramon Magsaysay, Memorial College. Tama po. Yes. Okay. High school, scholarship ka da? Scholarship. Opo. Ano siya? Private school siya? Private po. Yung Ramon. Ah, okay. Na-enjoy mo naman. Na-enjoy ko na lang din eh. Kasi doon ko lagi ko siyang pinaglalaanan ng oras. Minsan, gusto ko talaga ng hip-hop, yung mga new school na sayaw. Pero malaking tulong din eh nung yung ballet sa pagiging dancer ko. Oo, yung flexibility mo, yung extensions ng mga kamay, di ba? Kasi ano yan? Ibang discipline kasi ang ballet. Opo. Ano yun? Ballet tsaka contemporary. Dalawa yung sinubukan ko. Opo. Kaya malaking tulong din siya. Yes. Wow, grabe yun ha. High school. Pero naging member ka rin ng ano, ng Teatro Ambahanon, Philippines? Yes po. Teatro Ambahanon. Nakapag-perform. Yes. Ano yan? Musical naman yun. Hindi naman, sayaw po. Sayaw lang din. Opo. Okay. Yung mga contemporary pag sa school. Nag-join ka rin ba ng contest noon? Nung nasa high school? Or ano lang, strictly sa within the school? Hindi naman siya stricto sa school. Kaya paglabas ko ng school, may grupo din ako, which is yun yung XB Jensen po. So pinagsabay mo. Opo. Yung XB Jensen. So nag-start ka sa XB Jensen High School? Yes po, mga 12, 13. Yan, 13 years old. Wow, okay.
Kasi yung kasama ko din po dun sa school is XB Jensen din po. Ayun. Ah, okay. Opo. So, napagsabay mo pala yan. Wow. Opo. Kaya lagi akong nasa, dati nasa pag, pagkatapos ng school, lagi ako nasa kalye, sumasayo kami ng mga XB Jensen. Oo, yeah, pero ano pa lang yun, mga hindi pa kayo nag-join ng contest ng time na yun. Nag-join na din po eh. Mas madami talaga. Yes po. Madami kasing competition dati. Halos sa isang linggo meron eh. Kada isang linggo ilan? Meron. Ay, wow. Oo. Ilan kayong members noon at the time? Sa Jensen. Madami po eh. Kung bibilangin ko lahat, lagpas 20 na ata lahat. Oh, wow. Pero yung ano nga, minsan yung iba hindi makakapag-commit. Kaya, konti lang natira. Siguro 13 talagang committed. Yan po. Oo. Tapos yung 13 na yun, yung pinaka-core, kayo yung nag-join ng mga different contests. Ang totoo niyan, hindi po ako talaga naging XB. Ginawa akong junior ng XB Jensen. Parang ako, kami yung mga bagong, parang kami yung parang kasunod nila. Kami yung mga bata. Mga bata yung kasama ko. Tapos, nung sumasali kami ng contest, syempre, ako ang nagko-choreo doon sa ang pangalan ng grupo namin Renegade 360. So, dalawang grupo yung XB Jensen. XB Jensen tapos Renegade 360. Pero nung nagko-compete kami ng contest, ang nagko-choreo doon sa Renegade 360 ako po. Tapos sa XB Jensen sila, sabay-sabay sila. Pero nung sumasali kami ng contest, nakikitaan ng potential yung pagko-choreo ko. Paggawa ko ng pyesa. Tapos dumating yung time na hinalo na kami lahat tapos ako na nagko-choreo. Oh, wow. Anong meaning pala ng XB? Extreme Boys po. Extreme Boys. Yes po. Tapos madami kasing Extreme Boys sa Mindanao. Kaya ginawa na lang XB. Ah, okay. So parang ano, yung ang tawag doon. Kumbaga sa religious sect, may mga denomination. Ang tawag doon. May mga sa different look na iba-ibang lugar. Opo. Kaya XB Jensen. Opo. Pero kayo yung pinakakilala, I think, right? Kayo yung pinakakilala. Siguro. One time na yan. Wow, so talagang very deep into dancing ka na pala as young as 12. Opo. Almost 12 years old. Opo. And so mag-break muna tayo. We'll talk about more about your journey as a dancer choreographer tsaka mga iba ka pang may iba pa tayong topic na pag-uusapan na most likely the listeners hindi pa nila alam about you. But let's take a break for a moment. Nag-prepare ng game si Ross for you. Okay, go ahead, Ross. Hello po, Kuya Jay. Hello po. So, for this game, ang kagailangan mo lang gawin ay kumpletuhin ang pangungusap. Sige po. Oh, I'm serious. Sige, ito na ang una. The first thing I do when I wake up is... Magtimpla ng kape. The app that I use the most is... Messenger. Marami siguro nag-message. If I could only eat one food for the rest of my life, it would be... Burger! I can't leave the house without... Walang damit. If there were more than 24 hours in a day, I would spend the extra hours doing... Magsulat ng kanta. Wow. The song I play on repeat is... Yung mga latest single ko po na ginagawa. Oh, for dance? Gagawin mo din ako sa'yo? Oh, kanta talaga. Wow. Madami tayong aabangan talaga, guys. The perfect song to dance to is? Yung tugtog na matatouch ako, yung malalagay ko yung puso ko dun sa music. Grabe. Chills. If I were to win the lottery, the first thing I would do is... Mag-build ng studio. Work hard para sa pangarap, di ba? My hidden talent is... Tumugtog ng instrument. Oh, anong instrument? Guitar tsaka keyboard po. Oh, wow. Nakakaingit. If I could write a book about my life, the title would be... Repentance. Wow. Yun lang.
Yes pa. Wow. Dami nating nalaman. Baka naman pwedeng magpa-sample dyan. Ng kanta. Ay, mamaya ro. Ay, mamaya ba? Sige, sige. Oo, oh, kasi nasa topic yan. That's the last, ano na ba, Ross? Yes, yes. Oh, okay. Wow. Wow, grabe, ang dami agad natin na nalaman about you dun sa game na yun, no? Nanginginig nga. Okay, so, nanginig ka ba? Bakit naman? Kami lang to. Hindi ko alam. So, pag-usapan natin yung pagiging dancer, choreographer mo. Sige, because, so, nag-start ka na nga mag-choreograph for XD Gen San. Tapos, yes, nung time na yon, nagtuturo ka din ba ng dance class? Yes po. Oh, workshop, no? Oo. Opo. Yes. So, ano pa, how did that start? Kasi sobrang busy mo na siguro. Tapos, how did you find the time na mag-workshop pa and to teach dance class? Kasi iba din yung ano eh, pag nagturo ka sa ibang tao eh. Sa mga kaibigan ko din sa XB dati, na mga kasama ko na, alam na nila yung mga, kung ano anong iniisip ko, alam na nila kasi magkasama na kami for how many years po eh. So, masarap din mag-share sa ibang tao na hindi nila alam kung anong nasa isip mo. Kung anong mga ideas meron ka, kung anong inspiration Hello. Meron ka. Ayun po. Hello, sorry, naka-cut off ka. Nawala po? Sa side ko, hindi ko, may ano lang, nawawala Putol. Sa side ko. I'm not sure sa ibang listeners. Yes, sorry. So you were saying na masaya din na nagtuturo ka ng sayaw because? Yes po. Yung makaka-inspire ka ng ibang tao. Yes, kasi na-mention mo din yan na meron kang isang naging very inspirational sa'yo, di ba? Yes, may isang po. Dancer. Yes po. Ah, yun sa anak Kuya ko sa Ken, vlog ko. Pang- ah, oh, po. Yes, oh, sa vlog mo. Si Kuya so Ken. So you wanted... Kasi ano yun Kuya eh. Kuya Ken? Mm-hmm. Sa All-Star dati, nung nagsisimula pa lang ako sumayaw, pwede ko ikwento? Ang dal-dal ko, no? Yes, of course. No. We love it, Jay. We love it. Kasi nung nagsisimula pa lang ako maging... Yes. Nagsisimula pa lang ako maging dancer. Naghahanap ako ng inspirasyon. Yun talaga kailangan ng isang tao eh. Para magpursige ka. Makakahanap ka talaga. May ibibigay talaga si Lord sa'yo na inspiration. May gagawin siyang instrumento para ma-inspire ka. Makita mo yung sarili mo doon. Mm-hmm. Nakikita ko yung sarili ko doon sa ginagawa ng taong pinapanood ko. Which is si Kuya Ken. Na nakakapagbigay siya ng inspiration sa ibang tao. So ako, pinapangarap ko dati na sana magkaroon ako ng hindi ko pinangarap talaga na sumikat eh. Ang laging sinasabi ko, sana magkaroon ng impact yung mga ginagawa ko sa ibang tao. Magkaroon ng, maging inspiration ako sa ibang tao. Pero, na-realize ko lang din lately, kaya pala, ang dami ko kasing pinagdaanan sa buhay. Tapos doon ko lang na-realize na, yung kasi pinag-pray ko eh, na maging inspiration ako. So, hindi pala so, na-realize ko, oh nga no, hindi kasi maging inspirasyon yung isang tao pag hindi talaga siya dadana sa isang pagsubok na malala. So, dumanas ako ng madaming pagsubok sa buhay ko, which is yun yung nag-ano sa karakter ko, sa faith ko, para maging bawat salitang lumalabas sa bibig ko is meaningful. Dahil dumaan ako dun sa isang napakahirap na pagsubok. Parang na-train ako, yun po. Oo nga. So, because may isang tao na naka-inspire sa'yo, gusto mo rin na maka-inspire din and gusto yes, mong po. Maibalik yun yes, sa ibang tao. That's why you started workshop your dance classes. Yes, oh, po. Ang ganda. I love that. Oh, iba talaga ang nagagawa ng pusa. Ng faith, no? Opo. Yes, oo. Sobra. Tsaka ng, oo. Sobra. Interesting, kasi yung sinabi mo na magiging title ng book mo was Repentance and you're po. Mentioning na madami kang pinagdaan ng pagsubok. So I guess that's, and na-mention mo nga din na that molded you into the person that you are now. And yes, nakaka-inspire, every time na narinig ko yung, even before pa dun sa mga vlogs mo,
nakakaano, nakaka-inspire yung mga sinasabi mo. Salamat po. Sinasabi mo doon. Oo. So thank you for thank that. Thank you din po. And continuous pa rin ba yung pagtuturo mo ng dance class o nag-stop ngayon dahil pandemic? Dito sa dito sa Cebu, pwede naman nakakapagturo din ako paminsan-minsan. Okay. Yes po. That's good. Oo. May age limit or like wala naman. Sino na pumunta, ganun po. Oh, that's good. Okay. So, XB Jensa, nag-start kayo. Yes po. Mag-join ng contest sa Showtime. Opo. That was the very first na national contest. I mean, televised contest. Opo, opo. Yes po. Yes po. And naging very successful kayo sa stint niyo doon sa Showtime. Opo. How was that experience for you? Sa ano din, sobrang lala din ng... Kasi parang naging prepare ako bilang dancer pero as a person hindi ako naging prepared. Yun po yung masasabi ko eh pag tinatanong akong ganun eh. Kasi sa age kong 16, 17, tapos biglang boom, tapos walang nag-guide sa akin. Yung mga kasama ko lang din, kami-kami lang, napakahalaga talaga na isang grupo may nagme-mentor, yung may nag-guide. Kasi minsan ano eh, pag nasa tuktok ka ng ano eh, parang mabubulag ka na. Basta ang dami kong na-realize dati. Dami kong nakita dati na ngayon ko lang na... dami kong ginagawa dati na ngayon ko lang nakita. Kasi, nasa amin nung time na yun yung fame. Kilala kami na ibang tao. Mm-hmm. Tsaka nakakuha namin nagagawa namin lahat ng gusto namin. Pero minsan sa habang ginagawa namin yung gusto namin o gusto ko, yun yung sumisira sa akin. May nagsasuffer, kumbaga. Yes po. Ito yung fame, tapos pero may nagsasuffer. Na ibang kasi, part naman kasi sa buhay mo, parang ganun. Yes oo, po. Yeah, very young. 16 eh, 16. Tapos nagtuturo ako ng mga artista sa ano, nag-handle ako ng mga production sa ano. Oo, magaling ako. Sinasabi nila magaling ako, ganito, ganyan. Pero sa buhay ko, sa person ko, parang ang dami kong ginawang kalokohan, ang dami kong, alam mo yun, kasi sobrang bata, tapos dami mong pera, yes. Tapos kilala ka, ang dami lumalapit sa'yo, parang hindi man ka nung time na yun. Ayun po. Mm-hmm. Pero ang pinakamalaking blessing naman na natanggap ko after nun is yung pinagsis, yung nakita ko mismo yung sarili ko kay Lord. Yun. Kasi kung hindi ko nakita yung sarili ko kay Lord, wala, hindi ko makakita yung mga mali ko sa buhay. Mm-hmm. Ayun po. So that's when nagkaroon ng turnaround sa buhay mo. Yes po. Nagkaroon ka ng nakilala na yung faith mo naging mas yes, stronger. Po. Yes po. Ganun. Oh. Just binago na yung pagkatao mo. Yes po, marami na akong mga because of those learnings. Yes po. Marami na akong mga tinigil, binibilang ko sa kamay ko eh na ano eh. Ako magiging open na lang din po ako kasi mahilig naman talaga ako mag-open ng mga past ko eh. Mm-hmm. Kasi yun din talagang nagkaroon ng impact sa buhay ko. Na binibilang ko yung mga mali kong ginagawa sa kamay ko. Tapos lagi ko sinasabi kay Lord na, Lord, ano pa bang dapat kong tanggalin para maging kalugod-lugod ako sa paningin mo? Kasi nung time talaga na in-open ko din, okay naman ako na mag-open, in-open ko din to sa madaming tao na nasa paligid ko na tinry ko ng mag-suicide. Tinry ko ng kasi nung time na parang gulong-gulo ako sa sarili ko, kasabay pa namatay nanay ko, namatay nanay ko. Tapos biglang nagkaroon kami ng problema sa mga kagrupo ko. Tapos pag pumapasok ako, parang ang dami nang nagre-reject sa akin nung time na yun. Tapos parang gusto ko na din i-reject yung sarili ko. Tapos may isang hindi ako ni-reject. Tapos yun yung pinangawakan ko kaya nagpapatuloy. Oh, I'm glad na... Hala, nabigla ako doon na. Yes, I'm ma. Glad na ano na you were able to turn something negative into something very positive and yes po. Kaya naman siguro din you're very blessed at po. This point in your life because of your faith. Yes po. Ang sarap pakinggan na nagbabago yung buhay natin, no? Because of yung mga napagdaanan, ng mga naging realizations. Opo. Wow, grabe. Thank you for that. Thank you for that, Jay. Thank you, thank you for sharing.
If you don't mind, we're actually recording the space talk and we Yes, will ma'am. post it sa aming YouTube channel Sige so pa. that other people will be also inspired by your stories. Kasi Sige, sige pa. most likely, maybe tulog pa yung iba or tulog na yung iba. So hopefully, yeah, so I'm pretty sure na marami din silang matututunan from you and hopefully ma-inspire din sa buhay mo. So Yes, thank sir. you for sharing. Thank you din po. Okay, grabe, soft hours agad tayo. Aga-aga. Umalis ka ng Exvigensan, right? Yes, That pa. was your that was your decision at that time. So nag-solo ka. Okay. Nag-resign ako, nag-resign. Nag-resign ka. Yes, pa. Okay. So how many years sa Jensan before ka nag-resign? Nanalo kami sa Showtime. Hindi ko na mabilang kung ilang taon kami, pero kung simula nung sa Showtime, 2010 kami, naging regular sa Showtime. Tapos, nag-resign ako 2016. Tapos, pero nung nag-resign po ako, pinatrabaho pa rin ako sa Showtime na magturo na lang ng mga artista o magturo na lang ng mga guest. Okay. Ganito. Tapos, pumapasok ako ng Showtime pero hindi na ako nakikita sa TV. Tuturo na lang ako. Pero nung time na yon, parang hindi na ako masaya pag pumapasok ako. Kasi parang din parang ano eh, yung gusto ko na mag-perform sa stage, hindi ko na natatry. Yes po. Tapos madami din akong sinubukan na pinasukan dun sa ano sa ABS. Tapos hindi rin talaga nagtutugma eh. Yung talaga yung time na ano ako eh, suffering tsaka process ng life ko eh. Yung hinuhulma pa lang ako eh. Kaya nagkaroon talaga ng ano sa buhay ko na sige, alis na lang ako dito. Ayun. Kaya umalis ako, tapos nag-ibang bansa po ako, nagtrabaho ako sa Dubai. Oh, yes okay. ma For how long ka nagstay sa Dubai? Mga ano lang work? Po, mga hindi naman umabot, mga 8 months lang ata, hindi umabot na isang Ah, taon. okay. Anong work mo doon, if you don't mind Ano lang din po, sharing? Entertainer lang din po, mga kagrupo ko lang din. Okay. Mga Ah, Pinoy. so nagkaroon. Oo, nagkaroon ka rin ng dance group doon. Yes po. Oh, okay. Tapos bumalik ka ulit ng Filipinas. Is that when you Ayun. joined World of Yan. Dance? Yun po. Tama. Yun po. Pag-uwi ko ng Pilipinas, madami nag-message sa akin na sali ka sa World of Dance. Gito. Pero nung una, binabaliwala ako pa kasi parang sabi ko, di naman na ako siguro. Parang na-trauma ako sa mga rejection dun sa ano, mga ginagawa ko sa ABS. Parang sabi ko, parang hindi na talaga para sa akin yung mga ganyan. Pero ayun, parang naisipan ko na lang din, sige, try ko. Tapos may mga video ako sa ano sa YouTube kasi. Sinend ko na lang sa kanila, tapos bigla nila ako kinontak. Kaya sabi ko, sige, papush ko na lang to. Kaya ayun. Oo. So how was that experience naman for you sa World of Dance? So parang bumabalik ka eh, no, di ba? Opo. Parang ano, nag-stop ka sa... Nag-training. Nag-training ako, may tapos... training din. Kasi ako lang mag-isa eh. Tapos, umuwi ako ng Jensen. Doon ako nag-training. Sa Jensen ako nag-training. Kasi, that time, ano eh, parang ang taba ko eh, bigat ko. Tapos, kailangan ko nag-training. Tapos, sa Maynila, pag sa Maynila ako nag-training, parang ang daming distraction. Tsaka, kailangan ko ng budget. Maglalabas lagi ako ng pera. Kaya, umuwi ako ng Jensen mga 1 month. Tapos, doon ako... nagpapayat, doon ako nagja-jogging, doon ko binuo yung unang pyesa ko. Oo, for the World of yung Dance. First performance mo. Oo, yung Aba. First performance mo sa World of Dance. Yes, so, ano naman ang naging learning mo naman sa pag-join mo ng World of Dance Philippines? Ayun, sobrang napakahirap na ikaw lang mag-isa sa buhay mo. No? So, yung na-realize ko na syempre ako lang mag-isa sasampa sa stage. Lahat ng mata nakatingin sa'yo. Di tulad dati na nasa Exvigensan ka na pwede, lahat kayo nag-aambaga ng energy para magkaroon ng malaking impact. Pero that time, ikaw lang talaga magbibigay ng energy sa ibang tao eh. Kasi hindi ka pwedeng bawat segundo, hindi ka pwedeng magpahinga. Lahat talaga, lahat na nanonood sa TV makikita yung mali mo, tsaka yung hingal mo, kung yung pagod mo. Kaya yun, kung napakahirap talaga kasi... di ako pwedeng magpahinga, tsaka kailangan
kailangan makabuo ako ng pyesa na, alin, matatouch ko yung ibang tao. Yun lang din nasa isip ko eh. Kaya, hindi naman ako manalo dito. Importante. Mm-mm. Matouch ko yung ibang tao. Yun lang talaga purpose ko eh. Kasi mas naniniwala ako na masarap pakinggan yung natouch ko yung tao kasi manalo ako. Tapos wala na. Hindi naman ako nagkaroon ng impact sa buhay niya. Hindi ko naman siya na-inspire. Mas gusto ko yung kahit di ako manalo, basta ma-remember man lang nila, tumatak sa isipan nila. Mm-hmm. Kasi nagja-judge. Pag nagja-judge din po ako ng contest, yun lang din po nasa isip ko eh. Nakapag-judge ako ng contest, siguro mga 50 na contestant. Wow. Tas, tatlo lang natandaan ko sa 50 ang nakikita ko. Tatlo lang natandaan ko. Yung tatlong yun, yun yung naglagay ng impact sa akin. So yun yung tinatandaan ko lagi, sana makagawa ko ng impact sa ibang tao. Tsaka pag sumasampa ka sa stage na ikaw lang mag-isa na dati na, uy, galingan natin. Pero wala, ikaw lang mag-isa, tatapikin mo yung sarili mo. Tatapikin mo yung sarili mo, uy, galingan mo. Parang baliw. Oo, wala mag-hype sa'yo. Wala, sobra. Talagang lahat sa'yo na bigot. Pero ano, gusto ko yung sinabi mo na yung may impact, may dating sa 50 na contestants. Kasi hindi lang naman masasabi mo na magaling sumaya yung isang tao, di ba? Yes, but kailangan ano din eh. They can be technically good, but no, go ahead. Sorry. Tsaka, yun, nakwento ko din po ito sa SB na hindi importante gano'ng kaka-technical. Gano'n ka ka-perfect sumayaw, kung gano'n ka yung talent mo, gano'n ka galing. Importante, kung anong passion meron ka dun sa ginagawa mo. Kasi yun talaga yung magbibigay talaga ng impact sa tao. Kung paano minama. Kung yung habang pinapanood ka nila, makikita nila na grabe, mahal mo na, mahal na mahal mo yung ginagawa mo. Yes, alam mo, first love ko talaga dancing. I used to choreograph also when I was in grade school, high school, sa mga classmates. So, may mata din ako when it comes to someone na nagsasayaw. And tama. Kasi pag yung passion talaga na ibuhos mo sa performance mo, makikita mo yun sa galaw eh. Opo. Makikita mo yun sa sayaw. Hindi mo na iisipin na technical. Although mapapansin mo yung technical aspect ng pagsasayaw, pero may extra parang ganoon pa. may x factor kumbaga. Yun yung ano yung makikita mo. So pag-usapan natin, how do you start building up a choreography? Kasi ako noon, I remember when I was younger, nagagawa ko ng stick figure tapos nilalagyan ko kung ilang counts para sunod-sunod. Meron kang process na ganoon? Dati sa pag sa show ta sa ABS-CBN, pag ganong trabaho, kailangan kong lagyan ng mga first eight, second, four eights, mga ganon. Kailangan kong ginaguit-guit ko yung ilang eight kasi para hindi ako malito, para madali lang din yung gagawin ko. Pero pag yung makapagdamdaming sayaw naman, di ko kailangan gumamit ng ganun eh. Hindi ako gagamit ng ganun. Tsaka yung music mismo na ibibigay sa akin, di kaya gagamitin ko. Yung imemeditate ko, pipikit ako, tapos mag-i-imagine. Doon ko nakikita yung choreo pag nakapikit ako. Kaya may kasabihan ako na mas marami ako nakikita pag nakapikit ang mata. Mas marami tayong mai-imagine. Yung pinapagana natin, mas nakakabuo ng kamanghamanghang mga gawain. Ayun po. Oh, gusto ko yun. Patry ko nga. Try ko yun. Pero mostly sa contemporary, ganun eh, no? Like, oh, yes po. Diba? Kaya nasabi ko na, malaking tulong yung background ko dati. Yun po. Yes. Wow, okay. So, pag-usapan natin yung collaboration mo with SB19. Yes po. Exciting to. Paano ka kanila na kilala? Message? Noona, nag-message sa akin si Stel. Tapos, kilala mo na si Stel even before? No, nakikita ko na sila. Kasi nung time na nasa World of Dance ako, halos lahat ng naka-cellphone, pinapanood yung SB19 eh. Kasi yun yung time na kunento ko din sa SB na, sabi ko nung time na nasa World of Dance ako, yun yung time na nag-viral yung Go Up. Kung hindi ako nagkakamali. Kasi pinapanood nila, sabi ko, tinitingnan ko yung mama ko, makilala ko ba yan? Yung mga ganun. Kasi may makilala din ako na ano eh. Kasi sila, ang start ang SB19 sa cover groups naman, no? Opo. Pero you've never done any cover group, hindi ka nag-cover group. Mostly talaga XB Jensen ka lang. Yeah.
madami naman akong naging grupo dati. Mm-mm. Pero ano lang. Ah, okay. Pero like at one point in your life naging may mga ibang oo. Okay, so minessage ka ni Stel? Pag nung nasa church ako, and then may message ako ni Stel, tapos nakita ko yung mukha ni Stel dun sa sabi ko lang, SB19 to. Tapos hindi ko na-replyan. Hindi ko na-replyan agad. Tapos sabi ko, mamaya na lang pagkatapos ng service. Pagkatapos ng service, may message ko si Stel. Uh-huh. Kasi nag-message siya na ano, pwede bang may favor daw sila, gusto nila na pwede bang ako maggawa ng koryo nung yun mana, yung mana. Uh-huh. Yung una, isa pa lang, sabi niya, pwede ka bang... Tapos ako na-excite. Okay. Na-excite ako kasi nung parang sabi ko, akala ko wala na akong mga ganong trabaho, alam mo yun, parang kasi akala ko tapos na ako sa ganun eh. Pero meron pa kasi ako sa yung passion ko, gusto kong bumuo ng grupo, gusto kong makapag-create ulit ng mga sayaw. Tapos na nag-message si Stel, parang naging opportunity sa akin para sa kanila ko na lang ibuhos kung anong nalalaman ko. Kaya ayun po. Tapos nung nakipag-message na ako kay Stel, ang gusto pa ni Stel, ang gusto nila, okay lang daw kasi nung nalaman nila na nasa Cebu ako, okay lang daw na magtuturo ako ng virtual lang. At sabi ko, ang hirap nun. Sabi ko, ang hirap nun para sa akin, parang hindi ko mararamdaman yun. Kaya sabi ko, babiyahe na lang ako ng Maynila. Kaya yun, bumiyahe ako ng Maynila. Pagdating ko naman sa Maynila, nakita kami. Tapos ang sabi ni Stel, ang talagang nagsabi sa akin na kunin ka si Pablo. Uh-oh. Tapos yun, kinausap ako ni Pablo, sabi niya. Nakikita niya daw po ako sa TikTok. Ah, okay. Tapos, oo nga. Meron kang... Oo. Oh, wow. Tapos pagtingin ko sa TikTok... So, this was... Sige po, dal-dal ko po. No, go ahead. This was ano? This was... hindi pa nare-release yung Pagsibol EP. Yes, ma. Oo, so... Pero napaking... Oo, so go ahead. Nung nakausap mo na si Pablo. Kasi nakikita niya daw ako sa TikTok. Tapos nung pagtingin ko sa TikTok ni Pablo, naka-follow pala siya sa TikTok ko. Tapos hindi ko napansin. Dati pa siguro, di ko din alam eh. Sa iyo. Hindi ko naman, dati ayaw ni Pablo mag-TikTok eh. Alam mo ba? Tapos dun ka pala niya mahanap. O, di ba? Grabe yung, ano, yung faith, as in F-A-T-E. Grabe din, ano, faith and faith. O, di ba? Yes, Match na match pala kayo talaga ng SP19. So nung lumuwas ka na ng Manila, nung napakinggan mo na yung Mana, first time ever, ikaw pa lang ang nakakapakinig. Ayun, ano ang naramdaman mo? Nung sinend sa akin ni Stel yun, sinend niya sa akin, tapos pumunta ako ng kotse. Doon ko pinakinggan. Mm-hmm. Tapos, babiyahe kasi ako nun papuntang kung san-san. Tapos, habang nagdadrive ako, pinapakinggan ko yung Mana. Sabi ko, ano, bagay siya sa ano ko? Parang bagay siya doon sa puso na meron ako. Bagay siya doon sa gusto kong gawin. Kasi, magkikreate ka ng move eh. Hindi yung ano eh. Hindi siya typical na mga tugtugin na, alam mo yun, pwede kang gumawa ng mga ginagawa na din ng iba. Pero yung Mana kasi parang kailangan mo mag-create ng character. Yan eh. Mag-a-apply ka ng character. Kaya natuwa ako sa akin binigay. Kasi sabi ko kay Stel na grabe naman to. Parang nakakilabot. Ganon. Lagi ko siyang pinapakinggan. Tapos lagi akong tinatanong ni Stel na nakagawa na ba ako. Sabi ko lagi ko lang siguro sa isang araw, kada araw siguro yun lang laging nagtumutugtog sa cellphone ko, yun lang yung laging nakakapaglobat ng cellphone. Oh my gosh. Wow, grabe. So ilang hours or days before you created the full choreography for Mana? Siguro gaano katagal? Madali, saglit lang naman kasi nung Sabi ni Stel, mag-send daw ako ng video para aralin daw nila. So, sige, gagawa ko. Pagka kinabukasan, gumawa ako ng video. Pero ano lang, para from intro hanggang ano lang eh, bago mag-chorus, yun lang yung ginawa ko muna. Kasi yun okay. Para putol-putol lang, para ito muna aralin nila. Oo, yes. Ko.
yun, mm-hmm. yun, kaya sinend ko kay, nung sinend ko na kay Stel, natuwa naman si Stel. Kaya sabi ko, mm-hmm. sige, gagawa pa ako ng ano, kasunod niyan. Pero nung pagpunta ko ng Manila, siguro nirehearse namin, siguro 3 araw lang, lahat. Pati Bazinga. Pati Bazinga. Oh, wow. Kaya sobrang ano talaga siya. Pati sila, parang naawa nga ako sa kanila kasi sobrang naghabol sa oras. Kasi, oh says, yun nga. Pero nagpasalamat din ako kasi parang nagulat din kami na natapos namin ng 3 araw. Two full choreography in 3 yes. days. Yes po. Grabe yun. Grabe yun. Kasi naranasan ko na din yung sumayaw. So, ang tindi nun. Kasi yung mana, ang haba. Tapos yun lang yung nasa isip ko. Mm-hmm. Yung mindset ko, mana lang ituturo ko. Mm-hmm. Tapos nung magpa-flight na ako, babiyahe na ako doon, biglang sinabi sa akin ni Stel na, bro, may favor kami. Na baka, pero baka kasi mahirapan ka, o di kaya may stress ka na kasi dami yung gagawin. Baka may kakilala ka na pwedeng gumawa. Pero ang sa akin naman noon, sabi ko, sige, pakinggan ko yung music. Tapos nung pinasa sa akin ni Stel yung music, sabi ko, okay to kasi magkaiba naman to ng ano eh. Magkaiba naman siya ng music eh. So, ibang galaw yung mana, ibang galaw din yung Bazinga. Oo. Tsaka doon ko na sa aeroplano yata pinapakinggan yung ano, yung Bazinga. Yung Bazinga. Doon ko na ini-imagine yung ano eh, yung step eh. Tapos sa Manila ko na naturo. Grabe talagang ano, no? Very tight ang pagbuo ng choreography. Yes po. Oh my. Wow. Okay. So, nagbigay ng input din ng SB19 kasi SB19 are known for doing their own choreography also, yes, diba? Po. And very collaborative talaga sila. Pero yeah, may mga suggestions din silang binigay sa iyo for Mana and Bazinga. Oh, okay. Sa Bazinga. Pero sa Mana, wala masyado kasi... Ah, talagang more, oo. Parang nagkailangan pa kami noong time na yon. Yun pala yun. Ah, talaga. Tapos tinitignan na nila kung paano ka magturo. Parang yun din nasa isip ko eh. Nagkakailangan pa kami. Kasi kaya siguro parang inasa nila sa akin. Parang siguro naiya sila magsabi. Hindi ko din alam eh. Pero nung Bazinga na, sabi nila, man, gusto namin ganito. Kung pwede gumawa ka ng ganito, gawin mong ganito. Ikaw, bahala, ganun. May ganun na sila eh. So ano actually so sa dalawa na nakinoryo mo for SB19 may favorite ka or parehong gusto sa dalawang pyesa ang naging pambuhay. Oo. Sa ano siguro dahil iba kaiba talaga sila eh. Hindi ko makompare eh. Paborito ko sila kasi yung isa yung Mana pwedeng tumayo yung balahibo mo eh. Pag kunakwento mo nga lang kanina, nag-goosebumps ako. Tapos yung Bazinga naman, parang ano siya eh, marerepresent mo talaga SB19 eh. Yun eh, parang may lalabas mo. Yung Bazinga kasi medyo may konting playfulness, di ba? Mm. Compared naman sa Mana, talagang super serious, very yes ano, yung expression. Pati kasi importante din yung expression ng mukha nila, opo. Ano. I think that's why the choreo works so well. Yes po. Tsaka sobrang nakakapagod yung Mana. Siguro sa isang pull out sila na isa Mana. Sige, pag sumayaw sila after nun, wala. Nakakaano talaga, nanghihina sila, alam mo. Parang nabibigla ganun kasi ilang araw lang kami nag-rehearse. Kailan eh. Dapat talaga nun, ano, lagi mo siyang ginagawa para maging muscle memory mo na lang siya. Continuous. Yes. Pag naging exactly. muscle memory mo na lang siya, mababawasan yung pagod mo. Kasi kusa na yung katawan mo. Oo, that's true. Tsaka kailangan mo talaga natagtag ka sa pagsasayaw. Yes po. Kasi yung energy, lalo na first time nilang i-perform sa concert. Mm. Kailangan. Oh. Very consistent yung energy nila from start to finish. Oh my God. Yeah, nga eh. Tsaka yung Mana talaga mabigat. Mm-mm. So, present ka when they recorded the bits? Yes, which were there? Nasa,
Oo nga, oh, nasa gilid ako noon. Tapos, hindi kami pwedeng sumigaw kasi maririnig kami sa mic. Oo. Tapos, grabe ang hirap siguro magtigil, no? Pero si, yung ano, yung nag-take na kami ng ilang shoot sa Mana. Parang naawa na ako sa kanila kasi nakakapagod yung Mana kasi pag pinaulit-ulit. Tapos, di na ako nakapagtiis. Nilapitan ko sila on stage. Sabi ko, wag muna sila sumaya. Tapos, kinausap ko muna sila na alam ko na napapagod sila. Alam ko na nabibigatan sila, nahihirapan sila. Tapos, yung costume pa nila, ganito, ganyan. Pinalakas ko lang yung... Yan, pinapalakas ko lang yung loob kasi di ko sila pwedeng... Yun din maganda sana, yung pag sumasayaw sila. Pwede kaming mag-hype, pwede kami sumigaw para magbigay kami ng energy sa kanila. Kaya, yun. Yun lang. Grabe. Grabe pala yung pinagdaanan talaga ng SB19. At saka ninyo ng ano, for Beats Concert. Kasi separate din, ikaw din ang nag-choreo ng backup dancers or ano, SB19 lang? For Mana? Tinuro ko yung steps kila Tank, tapos sila na nag-blockings. Ah, okay. Yes. So after ng Beats Concert, bumalik ka na ng Cebu? Yes po. Bumalik muna ako ng Cebu. Tapos, yun, sabi, di ko din alam. Basta, sabi ko, kung may susunod man o ano mang mangyayari. Sana. I'm sure meron. Kasi we love the choreography. Yes, I'm not just saying this because, guess ka namin. Pero ano, grabe talaga. Grabe. Thank you. At saka natutuwa kami nung pinerform na nila yung Mana for the first time sa YouTube na fanfest naman. Kasi, syempre, it's concert. Ano, di ba? Ano pa lang yun? Online. So, yung mga may tickets pa lang nakapanood. Pero yung YouTube fanfest, ano na, sa YouTube na siya. Mas madami nang nakapanood. So, super ganda. Yes, anong feeling? YouTube fanfest, Basinga tsaka Mana. Mas nagustuhan ko yung sa YouTube fanfest eh. Kasi sa costume yun. Kasi parang naging komportable sila dun sa nakaitim sila. Yun lang din yung nasabi ko sa kanila na ang angas niyo tignan dun sa YouTube Fan Fest kasi komportable silang gumalaw tapos yung itim yung suot nila parang nakadagdag ng ano sa Mana. Oo, ng effect yung effect ng apo. Ng song, no? Tsaka lighter yung material in terms of the costume compared dun sa boots na. Pero yun, yes. Super ganda. Thank you so much, Jay, for that. Grabe. Hopefully, I'm sure masusundan pa. Diba nga, Mana lang initially, tas Basinga, Meron din naman kaming pinag-usapan nila Pabs Pablo pero saka na yun siguro kung mangyayari man yun. Yes. Bahala na si Lord. Oo nga, yes. In God's perfect time, yes. Pag-usapan naman natin ang iyong pagiging songwriter, rapper. Art. Sa mga hindi nakakaalam, so si Jay has a YouTube channel and dun mo pinopost mo ang lahat ng iyong mga songs. Hindi lahat eh. May kulang pa pala doon. Kasi yung nasa YouTube ko, uh-oh, yung mga latest ko lang ngayon, pero yung mga dati ko sa ibang channel, yan. So, channel ng kaibigan ko. Okay. So when did you start writing songs? Pag alis ko sa nauna, XB. Okay. 2016. Pero hobby lang. Kasi, doon ka rin na-realize na music lang din pala yung kakabagsak ko. Parang, di ba, pinipigilan ako na mag-music dati. Oo. Kaya din na pala ako nahilig sa sayaw dahil din time sa music. Tapos yun, music din yung gagawa din ako ng kanta. Nahilig talaga ako. May favorite may favorite artist or musician ka at that time na nilook up mo? Naging inspiration mo sa pagsusulat also, yes. Naging inspiration ko yung mga rapper,
rap kasi nagsimula ako rap oh. Eh. Tapos ngayon okay. Medyo nag-iba na yung ano ko yung style ko. Tsaka after ko magturo kaila Pablo sa ano nung nag-usap kami yung naobserbahan ko sila sa rehearsal, naobserbahan ko sila mag-practice. Kasi mahilig din ako mag-observe. Nagkaroon siya ng impact sa puso ko. Hindi kaya sa passion ko na gumawa ng kanta. Hindi nila alam yun. Tapos lagi ko nakakausap kasi si Ken. Tapos nung sa Manila, hinatid ko si Ken pa uwi sa kanila. Pinarinig ko kay Ken yung mga kanta ko. Na mga Bisaya. Kasi Bisaya si Ken. Yes. Tapos sa... Tapos nagugulat si Ken. Sabi niya, ang ganda ng rhyme mo. Tapos parang sa akin, sa ako naman daw. Kasi wala akong, tawag dito, followers o di kaya mga fans about sa music ko. Parang hindi rin talaga alam na ibang tao na gumagawa ako ng kanta. Oo nga. Nagulat nga ako when I was doing the research kasi nga alam ko lang talaga you're a dancer, choreographer. So when I was doing the research about you, dun ko nga nakita ang dami mo ng songs at naggawa ka ng makeshift ano studio sa car ko, di ba? So you can start producing. Yes po. Tapos nung sinasabi sa akin ni Ken, sinasabi ni Ken na, alam mo kuya tawag niya, amo, ano eh. Hindi talaga ako confident sa ano ko, boses ko. Lagi niya sinasabi. Tapos, yun din kasi yung sa akin. Oh my gosh. Yun din sa akin. Pero, nung nag-rehearse kami sa mga prod, sa mga sayaw, tapos kumakanta si Ken, na-observan ko na, hindi mo gusto yung boses mo. Parang, hindi mo, wala. Parang, di ba? Parang, tawag dito, parang hindi pa siya confident. Pero, ang ganda ng boses. Parang, ayun, sinasabi ko sa kanya na ganda ng boses, ng quality ng boses mo eh. Tapos, ayun. Tapos pag sa akin din, kaya naano ko din sarili ko na parang sa akin, parang pangit ng kanta ko. Yun din na sa isip ko eh. Parang, parang walang magkakagusto dito. Ganun din. Kaya, yung after na na-inspire din ako sa kanila. Sabi ko sa sarili ko, pag uwi ko ng Cebu, susulat ako ng madaming kanta. Kaya, pagdating ko dito, nakagawa ako ng dalawang kanta. Agad-agad. Nice. Oh, so, mga listeners natin, ano, if you're interested and curious sa mga songs na nagawa ni Jay, we will post your YouTube channel sa Twitter account namin and all your social media para mapakita. Ganyan. Kasi sayang. Kasi I was checking kung nasa Spotify ka. You're not there. Wala ka pa sa Spotify. So, talagang ngayon nasa YouTube pa lang. Have you ever thought of to be an independent artist? Kasi pwede naman. You can, like si Ken ngayon, meron siyang palayo. Mm-hmm. Which is as Felix, di ba? So, he did it as an independent artist. Yes, sa Spotify. So maybe you can also do that. Is that something na naiisip mo na gawin eventually? Yes po. Hopefully? Yes po. Oo. Yan talaga gusto kong gawin. Kasi sayang. Yes po. Hindi ko lang alam sayang. Na ano, paano ilagay yung music sa Spotify. Wala talaga akong connection eh. Yun. Chat mo si Ken. Baka makatulong. Kaya nga. So, hindi, malay mo, merong makarinig ng mga kanta mo. So, dapat talaga maging available siya to everyone. Yes. Oh, sayang. Okay, we will post your YouTube channel para mapakinggan nila yung mga kanta mo. But, do you have like a favorite song at the moment na nagawa mo? Yung latest ko. Kasi about music siya. Na-inspire kasi ako kay Pablo. Kay Paolo. Kaya nasulat. Ito ba yung... Nasulat ko yan. Sorry. Ano nga yung title? Hindi ko siya na... Ano, hindi ko pa siya na po-post. Ay, hindi pa na po-post. Okay. Maybe okay. Next okay. Week. So, wala pa. Pero pwede. Okay, sige. Abangan na. Sige pa. Sorry, you were saying something? Ala lang. Sabi ko pa, pwede ko pa rinig. Oh, yes. Mag-sample ka na. Go. Ipi-play ko lang konti. Sure, yes. Wait lang, ha? Ito na, inspire ako kay Paolo.
Pablo, sinabi ko nga sa kanya eh, na yung mga ginagawa mo nagkakaroon ng impact sa akin. Ang title niya is I Just Wanna Sing. Lilipat ko po muna. Paano ba to? Ma'am? Yes. Tatapusin ko ba yung kanta? Oh, hindi. Ako natatapos. Sige po. Yeah, kahit snippet lang para we have something to look forward to when you post it. Thank you po. Kanina pa ako nag-iisip sa kung ano ang dapat gawin. Sa mundo man ay nabibingi, ang musika'y narinig ko pa din. Nagsimula sa katuwaan, ito na ang kinamulatan. Kung anong nararamdaman ay ginagawa ng kanta. I just wanna sing, oh, ilalako ko sa mundo. Musika ang iniibig ko. Kahit walang makinig, kahit walang bumili, ayos lang, I just wanna sing, oh, oh. Napakadami ko nang naisulat, kakantahin ko to hanggang mamaos. Paulit-ulit ko to papakinggan sapagkat ito'y tumatagos sa aking puso. Oh, oh. Ito ang gusto kung gawin na bang ako'y buhay pa. Kahit na madami na ang nakaharap, pinagsisi ka pa kasi alam ko magsisi. Bandang huli kapag hindi si, nubo ka na lang ko nasisi. Kasi na to sing, oh, ilalako. Ayun, wow. Ayun lang. Narinig niyo po ba? Oo, oh, ang ganda. Yes! Ayun po. Ang ganda. Yeah. At sini ko, madami makaka-relate sa song na to. Thank you. Kasi ano, marami sa atin, di ba? Yun nga. We wanted to pursue our passion. Gusto mo lang talaga. Katulad sa'yo, gusto mo lang talaga kumanta. So I'll just do it. Yes, ma. Maganda yung message ng song. Oh my gosh, we can't wait for the ano. Thank you. Thank you po. Ay, okay. Ang ganda. Thank you for sharing. Thank you din po. Wow. Rose, do you have any questions? I wait muna before that. Jay, what's your songwriting process? Like, nauuna yung lyrics or nauuna yung title? Ang sa lyrics po, minsan pag may pumapasok na tono, di kaya lyrics, sinesave ko lang din siya eh. Sinesave ko lang siya sa notes ko kasi baka magagamit ko sa balang araw, mga ganon, yung mga tugma, yung mga rhymes. Tapos, pag gumagawa talaga ako ng sulat, hindi ako nagsusulat sa papel, hindi ako nagsusulat sa notes. Oh. Parang, papakinggan ko yung music dito, tapos nakaharap ako sa mic. Tapos gagawa ako ng two lines na hindi ko na isusulat. Parang, iaano ko lang siya, ganito yung gagawin ko, ito yung lines dito, ito yung sulat dito. Tapos re-record ko lang siya. After nun, isip, papakinggan ko yung sunod, yung naputol-putol po siya eh. So hindi siya ano, hindi siya kumbaga, hindi mo talaga kailangang upuan, it just sometimes it comes in. Oh, yun po, yung parang papakiramdaman ko lang siya, yun pa. Wow, okay. So, I think we have a few questions, Ross. Hello, sorry. Hello po. Go ahead. So, ito po ano, first question. Nakailang version po ang choreo ng Bazinga at Mana bago i-release? Bago yung final choreo? Yung Mana, wala siyang ano eh. Wala siyang revise eh. Mm-hmm. Wala siyang revise. Tapos yung Bazinga, nagkaroon lang siya ng revise kasi may gustong ilagay ang voice dun sa Bazinga. May parang gusto nila may... Yung ano, yung part na para silang si Bruce Lee siya sa chorus. Mm. Yung what? Ay, may ganun. Parang, yun. Yun lang. Oh, wow. Here's the next one. Sabi niya, ano na ang reaction ng papa mo about your music ngayon? Ayun, inayaan na lang nila. Kasi, wala, dun talaga, yun talaga gusto ko. Tapos yung gitara ko, siya mismo yung humihiram sa gitara ko. Oh. Yes. Napaka-cute. Napa. Grabe yung po.
Hi. Here's the next one. Ano ang iyong memorable experience with the boys? Mm-hmm. Siguro nung ano, nilapitan nila ako na ano, after nung rehearsal. Nilapitan na, unang-una, kausap ko si Ken, tapos mm-hmm. lumapit si Joss, lumapit si Stel, tapos si Pablo nakatingin sa malayo. Si Ja, busy siya doon sa ano, nagdidirect sila, nag-iisip sila ng kung anong gagawin. Tapos kinausap nila ako. No? Ayun, may inopen sila sa akin. Hindi ko din alam. May inopen sila na nakakakilig para sa akin, pero di ko alam kung pwede ko ba siyang i-open dito ngayon. Oh, yun po. Ah, kahit hindi na. Okay. Pwede mo na yung ano. That's your own. Yes po. Okay. Oo. Nakakatuwa. Anong first impression mo sa boys, Jay? First time mo silang namin. Ano ba? Ah, nakita ko talaga sa kanila, hardworking. Yan po. Kaya madali lang silang turuan. Oo. Yes, mabilis nilang ma-memorize din yung steps. Mabilis din po. Tsaka ano, may self-effort sila na pag hindi talaga sila komportable, pag nagpahinga, mga ano namin, mga break moment, wala, mag-rehearse talaga mag-isa, alam mo, pag hindi siya kabisado, pag hindi pa siya komportable talaga. Lalo-lalo na si Pablo, nakikita ko talaga na babad siya lagi. Wow. Ayun pa. You love that. Oh my God. Any more questions for us? Yes. Go ahead. Meron ka pa po bang ibang goals for this year? Yun, ano, yung magdidirect ako ng mga music video. Yun po. Anong genre ng music sa palagay mo yung gusto mong i-direct? Yung mga kanta ko. Of course. Ano ba? Yung mga kanta ko po. Soon. Abangan namin yan. Yes po. Thank you. Ano pa ba? Oh, if you will do another collab, what type of dance ang gusto mo? Collab kanino po? Kahit kanino. And sino rin gusto mo makakollab? Oo. Sino ba? Wait lang. May dream artist ka ba to collab? Meron, pero nasa ano eh. Sa ibang bansa eh. Sila Riata. Riata, yun. Riata. Ang alam ko, ano siya eh, may halong Pinay. Babae siya. Oh? Yes. Tapos yung mga bata-bata niya, ginawa yung dance challenge ko sa TikTok. Ayun, kaya natuwang-tuwa ako. Ayun po. Oh my God. Riata. Manifest natin, maling mo. Riata? Apa? Search namin. Check natin. R-E-I-H-A-T-A. Riata. Okay, search natin. Go, Ross. More questions? So, sa mga listeners natin, we can, if you don't mind, Jay, yes, we can open the mic. Ba? Baka may mga listeners na may tanong. But go ahead, Ross, if you still have questions. Yeah, I think I've got one more. Ano ang mapapaya mo sa dancer or aspiring dancer na nawawala na ng pag-asa and naka-experience din ng maraming rejections? Bigat na talang yan, ha? Ano, siguro, maghanap ka lang talaga ng gasolina dun sa yun, sasakyan mo, yun sa body mo. Mm-hmm. Kasi itong body natin, ano lang eh, parang siyang sasakyan eh. Pag wala kang gasolina, pag hindi ka inspired, pag puro negativity na sa utak mo, kung puro problema, nakapokus yung mindset mo dun sa mga mabibigat na sitwasyon na nangyari sa buhay mo, pati talent mo talaga, wala. Yung talagang career mo sa music, hindi kaya sa kung ano man yan, kung ano mang meron ka na kaya mong gawin, lahat yun, mag-ano din eh, babagsak din eh. Kasi nagbibuild ka ng walls dahil sa maraming
problema. Pero kung madami kang problema, tapos naka-focus ka naman sa magandang side, kung isipin mo yung problema mo, dadaan lang yun kasi normal talaga ang problema sa isang tao. Pero kung isipin mo yung problema na magbibigay lang sa'yo ng lesson, hindi, mas magiging positive ka kasi alam mo na hindi pa huli ang lahat. May hope ka. May faith ka. Kaya magpapatuloy ka sa ginagawa mo. Kasi minsan kaya lang talaga nag-i-stop yung tao sa mga gusto niyang gawin kasi puno siya ng problema. Yun po. Yes, tama. Tama. Yeah, you are your worst critic. At ikaw rin naman ang magtatayo sa sarili mo, diba? Wow. Yes. Okay, yun lang po Ate MJ yung nasa akin. So maybe we can start accepting requests. We have one request. Hello po. Hi, thank you. Thank you for approving my mic request. And good evening to everyone. Good evening to Canada 18. And good evening, Jay. Hello po. How are you? Okay lang po. Yeah. I've been listening since the start, even before you came in. At na-inspired ako lalo because nakarelate ako sa experience mo. Yes, and there was a time then I was so down and depressed, but then I also almost on a trigger warning lang, I almost committed suicide as well. Yes. But then I saw when I was about to jump in the water, I saw a very bright light, and I saw like a big hand, shining hand, that was picking up from me from the water. So it was like things, and then this is the time that I came to know the Lord. So I am blessed that you also came to know the Lord during your hard times. Yes, yeah. That there's always hope, right? No, and then I was blessed also to know that you were inspired despite all those your family not supporting you, but then you pursue your dreams. Meron ding times na down ka, but ang isang question ko kasi I already like subscribed to your YouTube and I was watching all some of your videos. Nagustuhan ko yung song mo na Bitaw. So, yeah, so parang nakarelate doon ako. So, naka-inspire sa'yo sa song mo na Bitaw kasi it was talaga like nagkaroon ng freedom yung bird. So, it was like parang tayong dalawa yun nagkaroon ng freedom. So, ano naka-inspire sa'yo for that song? Ano siya, experience talaga eh, pag sumusulat ako ng kanta. Parang diary ko yung pagsusulat ng kanta. Kaya, kung anong na sinusulat ko doon sa kanta, na-experience ko yun. Nangyayari sa buhay ko yun. Kaya, ayun po. Yeah, that's good to know. Because I'm also composing or writing songs, only like Christian songs na sinusulat ko. So, nasa YouTube channel ko din, pero ano lang, low profile, ano lang ako. But, yeah, it's not about thing. I just want to share the message of, hope. That in everything we do, whatever we're experiencing, mga sufferings or any situations that triggers us to like end our lives, no. Don't do that because there's always hope and there's always God and there's always Jesus, So, I am so inspired by you, Then I came to know that you are the one who did the choreographer of Mana. But lalo akong bumilip sa'yo. Your passion, there's always your heart in doing what you want to do. So, ayun lang. Keep inspiring, Jay. And, yan, hope we can see you again here in our spaces. And we are blessed that you came in, you joined us. And think of your time joining us. So, ayun, just continue your dreams, your passion, but always like keep in mind and in your heart that there's always God who will guide you and will direct you in every path that you are taking. So, yun lang. I'm happy and I'm blessed. And, God bless you more, okay? Thank you po. Yeah, it's Granitine. Okay. Thank you, Granitine. You're welcome po. I would like to echo what she said. We are so blessed to have you over. And I'm sure hindi lang si Granitine na na-inspire
But a lot of our listeners are also inspired by your story. So thank you. Thank you. Thank you. Okay, so if meron pa pong questions from the listener, you can send a request. But Jay, ano pa yung ultimate goal mo as a choreographer, I guess? Meron pa ba? Aside from inspiring other people, meron, do you have... sa choreo, bilang dancer, tsaka choreographer. Mm-hmm. Or dancer, yes. Medyo ano eh, parang... Ang gusto ko lang talaga sa dancing talaga makapag-inspire. Yun lang talaga yung punto ko. Mm-hmm. Yung punto ko talaga kung ba't ako sumasayaw. Kasi, yun, gusto ko na may-inspire ako. Kasi meron din nagsabi sa akin dati na ano, ikaw ang dahilan kung ba't ako naging dancer. Tapos na parang naano ako. Totoo ba? Tapos madaming nagsasabi sa akin na ganun. Ikaw yung nandahil sa mga sinubaybayan nila ako dati. Dahil sa iyo kaya ako dancer ngayon. Tapos hindi nila alam, meron din dahil sa isang tao kaya ako ganito din. Yung mga, dahil sa mga taong parang hinuhugutan ko din ng inspirasyon kaya din ako naging ganito kasi hindi ko kaya mag-isa to. Hello. Sorry. Yes, sorry. Yes, oh, and as a musician naman, as songwriter and rapper, may ultimate goal ka pa ba? Aside from releasing your own ano, maging independent artist, sana may maka-discover sa'yo na record label, diba? Mm-hmm. May ano pang on that side naman? Ah. Ultimate goal or dream mo? Sa music? Mm-mm. Ano lang, parang pinakagusto ko talaga yung YouTube channel ko ma-monetize yung YouTube channel ko. Yun lang, para lahat ng nilalabas kong kanta, babalik din sa akin. Tapos, kaya talaga ako gumagawa ng kanta para pag dumating na sa point na tatanda na ako, hindi na ako makakapagsayaw, at least yung may passion pa rin ako sa music. Yan po. Yun, may music pa rin ako na pwede kong, tapos pag umaalis ako, pag yung music ko lagi kong pinapakinggan, yun po. Thank you. Do you have anything, Ross? Yeah, may nagpapatanong po. Okay, go ahead. Okay, sabi niya, napakinggan na niya din ba ang iba pang kanta ng SB? And if yes, may kanta ka ba ng SB na Abarita, gusto mo ring gawa ng sayaw? Yeah. Meron. Yung ano, salamat. Kinagawang-gawang ko nun eh, yung salamat. Napakinggan ko na din yung salamat. Mm-mm. Pero yung sa mga lately nila na nakanta, hindi siya pansayaw eh, yung naging paborito ko. Yung Tila Luha. Yung naging paborito ko yung Tila Luha sa SB19. Mm-mm. Ayun po. Grabe, mapanakit yun na yung Tila Luha. Mm-mm. Naging related siya sa buhay ko. Ayan po. Ah, talaga? Oh! Kaya naging paborito. Ay, kaya pala nakarelate ka sa kanto. Kaya naging paborito yung kanto. Oh. Sakit nun ah. Okay lang. Move on din pag may time ba? Ganun ba? Ganun talaga. Oo nga, diba? Life happens. Oh, may nagpapatanong, baka pwede ka daw mag-sample. Na ano ba? Tila Luha. Tila Luha. Ah, Tila Luha. Wala ko dito. Ano ba yun? Saan ba yun? Saka lang. Ayan, go! Ako baka. May favorite line ka ba doon sa Tila Luha? Yung ano, intro. Saan ba yan? Yung intro, ay, oh my mm-mm. gosh. Okay, go. Kung okay lang sa'yo. Oo. Oh, sandali. While we're waiting for Jay, may nag-mention na favorite daw niya yung voice mo, Jay. Pati yung pagtawa mo. Hindi na lang natin ibubuko, pero nandito siya, check. Nakikinig siya. Narinig niya pa ako? Ayan. Bakit po? Ano yes. po meron sa boses ko? Maganda daw. Tsaka yung tawa mo, oh. Nakakatawa na kaya. Nanginginig tuloy ako. Sorry. Naiyan ako man. Tayo na. I'm so sorry.
Hello po. Hello. Ayun. Sorry, ako pala. Kasalanan ko. I'm so sorry. Naya ka na. Naya na ako. Narinig niya? Yes, narinig ka namin. Ah, sige, kantahin ka na nga lang. Wait lang, huwag niyo pagtamanan yung box. MJ! Hindi! Hindi ako magaling kumanta, magaling lang ako mag-rap. Sa tuwing ika'y nakikita, di mapigil ang luha sa aking mata. Paano nga ba? Paano nga ba? Paano nga bang limutin ka? Kung sa puso ko ika'y nag-iisa. Mali ba na ako ay umaasa? Tama bang nadarma para sa'yo, Sinta? Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit nga ba mahal kita? Yan sa puso mo, mayroon ng iba. Ayan ako. Unti-unting gano'n rin ang aking nadarma. O buwas ng ulan. Huwag na, nakakaya. Uy, ang galing kaya. Ang galing. Nanginginig yung boses ko. For a rapper. Parang gusto mo Pero thank you, pinagbigyan mo kami. I'm so sorry. Dapat wala, mali pala yung ano ko. Hindi na ako parang nanginginig. Pero legit, ano, maganda talaga yung boses mo. Nakakaya. Post mo sa TikTok. Mahiya. Direct ka namin. Wow. Yes. Nakakaya talaga. Hi, Angel. We have a speaker. Hi, Angel. Hi po. Yung tawa, yung ngiti ko, kahit ano yun, di matigil eh. Hello. Oh, cute. May question ka, Angel, for Jay? Yes po. Hey, go ahead. Sir Joseph. Taga saan po kayo? Taga Jensen po. Tapos ngayon, taga Cebu na talaga ako. Okay po. Thank you po. Ayun. Ayun pala. Gusto lang niya malaman kung taga saan ka. Di attached. Thank you, Angel. Nanginginig ako. Nahiya. Okay ka lang, Jay. Bigla akong nahiya. Cute mo eh. Ang cute mo kaya. Okay, so meron ka pang questions for us. Teka, sandali ba? May mga nag-send sa akin ng question. Wait lang. Yes, ate. Actually, you received a call. Okay, go. This is from Pusang Maharot. Pinapasabi niya na okay, basahin ko na lang yung sinabi niya. I love Mana and Bazinga Court. Thanks po ulit. Yun yung sabi niya. And here's her question from her. Ano yung naging advice or words of wisdom na nasabi sa'yo ng SB19 na natatak sa isip at puso mo? Kasi nung time na magkasama kami, ako yung lagi nagsasalita eh. Pero sa actions nila, tsaka sa observations ko, wala silang nasabi na words, pero sa actions nila, sa mga pinapakita nila sa during rehearsal, tapos paano sila naging committed sa ginagawa nila, doon ako na-inspire. Yun po. So more on actions, hindi yes, talaga po. Sa words. Yes. Kasi nakita mo talaga, yes. Hindi lang ano, siguro kung sinabi nila, parang magiging lip service lang eh. Pero yung talagang nakita mo, na dedication nila sa craft, yes po. And yung pagiging hard worker nila, yun ang naka-inspire yes sa'yo. Oh, I love that. Gusto ko yun. Kasi mas madali eh. Especially,
lalo na siguro sa mga bata, very impressionable sila. So, tsaka sa, yung sinabi mo nga kanina, no, very observant ka. Kaya, kaya sa'yo, mas madali for you pag nakikita mo yung isang tao kung ano yung ginagawa nila, mas mas na ano mo, mas na-absorb mo yon kaysa sa sinasabi. Yeah, diba? Yes. Any more questions, Ross? Ang dami po kasi nagpapatanong nito. Curious lang sila, Kuya Jay. Ano po? Nako. Single ka daw po ba? Ay, single na single. Grabe. Ay, okay. Okay. Ayan na. Kasi meron na daw OT6. Kasama ka na sa ano. Kasama ka na. Ikaw yung pang ano, pang 6th member ng SBG. Pala, nag-joke si ano, si Pablo yung iniisip ko. Kasi nag-rehearse kami, sabi ni Josh, sabi ni Estelle. Alam mo, yung mga blockings namin kasi nahihirapan na kami. Ganun magsalita si Stel eh. Kasi yung mga ano, yung mga ganun namin, yung paulit-ulit na yung mga blockings namin, ito, ganyan. Tapos, maganda siguro sana yun pag pito kami, no? Oh, pito. Hindi, mga anim, pito, mga ganun. May gitna talaga. Tapos sabi ni Pablo, tumayo siya, gusto mo sali ka sa amin? Oh, ngayon na. Ayun, tatawa lang ako. Oh, di ba? OT6. Ayan, yung mga OTCs dyan. Mga OTCs dyan, oh. Ayan. Pero ano, grabe talaga na nakilala ka namin. Thank you talaga for saying yes to this space Thank interview. Thank you din po. Kasi talagang, ano, we are at awe of your work as a choreographer. Pero ngayon, mas, ano, we're more at awe of the person that you are. So, thank you. Okay, any more questions, Ross? Yun lang po, ate. Pang-closing ba yung tanong na single si Jay? Yes. Ipo-post namin lahat po ng social media accounts ni Jay at ang kanyang YouTube channel. Mag-subscribe po kayo and follow and listen to all his songs na na-post niya na doon. May mga lyric videos ka din doon eh, so they can ano para malaman nila yung meaning ng songs na ginagawa mo. So but if wala nang mga questions, pwede ka na rin magpahinga, but thank you so much for spending your time with us. Hopefully, we get to talk to you again. Pero sana sa next time, ano na, you're promoting your own music na. Yeah, and hopefully more work pa with SB19 and other artists. Nakikita nila yung work mo through Mana and Basinga, and hopefully na ano, kuhanin ka din nila, di ba? For some of their choreography. So, but you wanna leave us a message for 18 and all your supporters? Ang masasabi ko lang talaga sa 18 na sabi ko din sa, ang masasabi ko lang din talaga sa SB19, sabi ko, nung kinausap ko sila, no, pinakaunang meet namin, di kami talaga agad nag-practice, di agad puro sayaw eh. Nag-upo kami siguro isang oras, dalawang oras. Sabi ko, upo muna tayo. Upo muna tayo para magkakilala lang tayo, para maging komportable tayo sa isa't isa. Kasi ako naman agad na magturo agad ng steps. Tapos, alam mo yun, parang gusto ko magkaroon tayo ng connection para makuha nyo, maramdaman nyo ako, tsaka magkaramdaman tayo. Tapos yun, sinabi ko sa kanila na unang narinig ko sa music ng SB19, ang dami na kasi talaga, di ba? Ako, sinasabi ko na ang dami na nang sisilabasan ng mga ganito, pero ang nakikita ko sa grupong to, ang nakikita ko talaga sa kanila yung passion nila, ang nagpa-build up naman sa kanila talaga yung passion nila eh. Hindi kung sinong tao na sa paligid nila. Kaya sila nasa tuktok, kaya sila nandyan sa position nila dahil tinugma sila. Parang, alam mo yun, parang pinag-ano talaga ng panahon na sila yung magsama-sama para magkaroon sila ng chemistry. Kasi kinento din nila na
si Ken, di dapat kasali. Tapos, di ba, pinabiyahe, ganyan, ganyan. Tapos, alam mo yun, may mga pinagtugma-tugma para maging isa. Kaya sobrang natouch ako. Kaya hindi aksidente na nagkausap kami, nagkakilala kami. Kaya sobrang nai-inspire ako sa ginagawa ng Lord na kahit sino man sa atin, wala nino man ang dapat magmaliit, hindi kaya magmataas. Kasi minsan, hindi naman siya minsan, lagi talaga siya na kung yung mga taong minamaliit, darating din sa point ng buhay nila, natataas sila. So, ba't natin sila mamaliitin? Dumaan din naman tayong lahat sa baba. Minsan nga, hindi pa tayo umabot sa taas. Pero dapat maging pantay-pantay lang tayo kasi naging pantay-pantay lang din ang tingin sa atin ng Diyos. So, ayun lang. Kung ano mang meron tayo, ano mang meron estado tayo sa buhay, na maging matutunan natin na mahalin yung mga kapwa natin. Tsaka maraming salamat sa time nyo, sa effort nyo na makausap din ako kasi sobrang saya lang din po na may kausap. Nakakalungkot po kasi, joke lang. Tsaka madaldal talaga ako kaya sorry. Sorry din kasi madaldal talaga ako sana. Don't apologize. We love it na ang dami mong na-share. Apo. Ang dami mong kwento. Ayun. Yeah, sobrang salamat sa pakikinig din po. Yun po. Sana na... Yes, thank you so much. Sana nagkaroon ng impact din yung oras natin ngayon po. I'm sure it did. Sure. Kasi sa akin lang eh. Tsaka gusto ko din yung sinabi, yung message mo na we should treat everybody na pantay-pantay. Kasi bilog ang, di ba? Bilog ang mundo. Minsan nasa taas ka, minsan nasa baba ka. And at one point in your life, mamimit mo yung mga tao. Na-realize ko, naalala na flashback lang sinabi sa akin ni Josh na nung time na, dal-dal ka talaga na, nung time na nasa rehearsal kami, inoobserbahan pala nila ako. No? Kung sino ba talaga itong nagkukuryo sa atin yun, sino ba talaga si Jay, inoobserbahan pala nila ako. Tapos, yun nga, kaya sila lumapit isa-isa nung pagkatapos ng rehearsal. Just kinausap nila ako. Tapos, ayun, man. Doon ako na-touch eh. No? Ganun pala iniisip nila sa akin. Tapos, pinag-uusapan pala nila ako during uuwi sila ng bahay. So, yun, parang na-touch ako na kung ano yung inalis ko sa buhay ko dati. Kasi marami akong mga bagay na meron dati na wala ako ngayon. Pero mas madami ang mga bagay na meron ako ngayon na wala yung Jay dati. Kaya yun yung tinitreasure ko kung anong meron ako ngayon. Ayan. Thank you for sharing. Ang ganda naman yun. And I guess you're really blessed now, no? Thank you po. Sa nangyayari and hopefully more blessings to come. Yes. And stronger faith, di ba? And yes. Ayun. So again, thank you so much, Jay. Thank you din po. Ang dami namin na natutunan sa sharings mo. And so again, hopefully soon we'll talk to you again. But yes, rest assured, we will always be supportive of your endeavors. Thank you sa ating mga listeners. Thank you for joining us. Thank you po sa lahat. We will post the recorded space talk with Jay soon sa aming YouTube channel. So, thank you. Salamat, Jay. Thank you. Do you want to promote anything? Meron ka bang gustong i-promote? Or... Yeah. Follow niyo lang po ako Tahabol. Sa lahat sa social media ko kung ano mang ginagawa ko sa buhay. Ayan po. Yes, we will post all his social media accounts sa aming Twitter and also your YouTube channel. So subscribe na kayo. Follow niyo na siya. Thank you, Jay. Thank you so much po. Thank you. Bye-bye. You're welcome. Bye. Thank you. Good morning. Keep and well. Good night. Oo nga. Good night. Thank you po. Bye-bye. Thank you next time. Sa ating mga listeners. Yes, next time. Ayan na, nakabook na si Jay for next time. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. 5, 4, 3. Bye-bye. Bye. Bye.
Thank you, Ross. Thank you, Sarah. Thank you, Ate. Si Sarah po ang aming butihing business manager. Ang coordinator natin sa mga at sa ating mga artists. And don't Bye. Forget to vote. Mix Palayo, Celip. Palayo, Palayo MV sa Mix. Celip, okay. Follow po natin ang Team Mix. Thank you. Bye. Bye, Ross. Bye, Ate. Bye, everyone. May nakikinig ng bitaw, ah. Joke na. Ako. Oh, oh my God. Thank you, ba? Ano na, expect mo na yung traffic sa YouTube channel mo. Thank you, ba? Bye! Sige, bye-bye. Thank you.